Magandang araw mga kababayan at eto na nga, eto na po yung inaantay ng ating ilang mga kababayan dahil nung tayo po ay nag-announce po na nagsalita ang Iglesia ni Cristo na tutol ho dito sa PI. Ay marami hong mga nagmagaling dyan, alam nyo yung nagmga mema, yung mga nagmamarunong at sinabing wala naman sinabi sa amin. Pambihira, oo, sabi ko nga naman hindi ko na ho kasalanan kung hindi ho kayo sumasamba. Ha? Baka gusto ninyong pumunta minsan kasi huwag lang yung bitbitin yung pangalan, medyo maging aktibo naman kayo. Anyway ho, at meron pang ibang mga vlogger naman na keso pinabubulaanan yung ating sinabi, fake news daw tayo. Paano ito? Ito ay isang napakatindi at napakalupit na kumpirmasyon na tayo po talaga ay hindi nagpe-fake news. Galit po tayo sa chismis at maaasahan ninyo na lahat ng impormasyon na nandito sa mga banateros, sa Banat Bay, kay Coach Oli at kay Boss Dada ay pawang mga katotohanan lamang. Ito ho ah, pakinggan nyo, pakinggan. Tingnan ninyo ho itong sinabi ng mga taga-iglesia ni Cristo sa channel mismo nila, sa kanila hong sariling network. Ito po ang Net 25. Pasok. Ito na po, alang-alang po at doon sa mga namomonitor nga natin na Son, kasi sabi ko nga sa iyo, nagba-browse ako ng mga content creators, mga nagba-vlog, at isa po sa mga paksa na kanilang tinatalakay at nagkakaroon po ng pagkatalo-talo ngayon, ano po ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Ang po, tinutukoy pong People's Initiative ay itong pinirmahan at ikinakalat ng mga grupo na yung may pirma ni Anthony Abad. Ayan, opo. Na yung tungkol sa voting jointly ang gagawin. Kasi sabi nung isa na vlogger, hindi, ano yan, sang-ayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nako, sigurado ako mga insimada vlogger yon. Lalo na yung sumasayo na nakapantik bra. Ayan. Diba? Diyan sa sinusulong na People's Initiative, sumagot naman yung isa. Sabi nung isang vlogger, hindi, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro na ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutol sa mga bagay na yan, yung mga hakbang hanggang sa humaba ang trend kung saan-saan na napunta ang usapan. Ito po, Nason, kasi mga kabayan. Sa hindi membro ng Iglesia ni Cristo, maaaring ang hindi ninyo alam ang stand. Yan. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ang stand dahil it doesn't matter sa inyo. Wala namang bagay yun. Pero dahil ho sa parang nagkaroon na ng clamor. Parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami. Sa aming mga miyembro, alam na ho namin yung stand doon pa. Dahil ito po ay itinagubelin. Ayan. Alam na mga talagang membro. Hindi ho yung nagmembro-membrohan lang. Yung mga nagsasabi lang na ganito. Kasi may mga kilala tayong ganyan Yung kiniklaim lang sila na INC sila, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman umaatin. Diba? Yung, alam mo yun? Para lang ba masabi na kakaiba sila, ganun. Para masabi na nakaanib sila, sabi lang sila ng sabi, pero kakaiba ang pinupuntahan nila. Mas madalas ba sa nightclub o kaya sa bar kaysa sa simbahan, di ba? O sa sambahan, ika nga. Ibinilin na po sa amin yan. At ang bilin po sa amin ano nga ay po? Tutol tayo. Tutol po kami, ha? Ayan, Nelson, tayo. Ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Nako po, alinaw pahuno sa pinakamalinaw. Di ba? Palakbakan naman dyan. Ayan o, sariwang-sariwang balita. February 20, ayan o, alas 4. Hindi pa nga tapos yung live nila. Gumawa na ako ng video Di ba? Ano sinasabi? Tutol. Di ba? Alina ho niyan, tutol ho sila sa PI. Okay, wala pa hong lilinaw diyan kung hindi yan ho talagang pinakamalinaw na statement to mula sa Iglesia ni Cristo. Yan ho ay Net 25. Siguro naman maniniwala na kayo diyan. Kahit pagbalik-balik ta rin po natin, hindi naman po magsisinungaling yung mga yan dahil sa kanila munong mismong istasyon yan, di ba? Net 25.
Oh, edit tuloy natin para mas malinaw pa. Ulitin ko po ha. Ulitin niya. Kami po bilang dalawa ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay tutulpo kami nako sa sinasagawa ngayon nako na People's Initiative. Hoy, yung mga kongresista diyan, nako po. Ang inig-inig kayo kasi tutol. Oh, mga lalong-lalo na 'yung mga claiming diyan na iglesia ako, kaanib ako. Oh, baka namang gusto ninyong magsalita. Baka namang gusto ninyong magsalita at sabihing tutol din kayo. Hindi ko naman sinabing labanan 'yung inyong speaker. Alam ko naman napakahirap niyan. Siya may hawak ng budget nyo. Pero sabihin nyo lang, tutol ako. Na? Tandaan niyo anong uunahin ninyo. Sino ang masusundin ninyo, ang inyong paniniwala o ang inyong conviction o ang inyong pitaka? So, dinatawagan natin ng mga kongresista diyan ha. Pitaka o ang inyong paniniwala? Naku po, patay tayo diyan. So, alam niyo na kung sino kayo mga tinutukoy natin dito. At yung mga humihingi ng tulong, yung lumuluhod, papasok ng sambahan para ho sila'y basbasan at i-endorse ng INC ng mga kongresista dyan. Oy, baka gusto ninyo makinig at sumunod. Kasi endorse-endorse pa sila sa inyo, hindi naman pala kayo nakikinig. Oh. Eh, yun lang ha. Oh, ito, tuloy natin. Ito po ay ipinaabot sa mga tagubilin na... buwan na eh, no? Ang nakaraan, hindi ba? At ito, parang... Yun na, importante dyan. Buwan na. Bakit hindi kanyo pinapansin? At bakit tayo po ay nasabihan na iparating sa taong bayan? Kita nyo, mula nung ating inilabas ito sa ating channel, abay, pumutok tong issue na to. Pumutok tong issue na to at ginawang pinag-usapan sa netizen. Kasi parang, hindi nila alam yun, hindi nila alam na meron na palang ganitong nagsasalita. Oh, dahil nga lumabas po dito sa ating channel, aba, maraming salamat naman po doon sa ating kaibigan na nagsabi sa atin ito. At sabi nga, tayo daw ay i-announce ito. At alam nyo, sa totoo lang, ako ay sobrang tutuwa at thankful na tayo po ay napagbilinan na ilabas po ito sa social media dahil nga po, hindi ho yung media pinipick up ito. Kaya gusto nila ma-pick up. Nag-trending naman ho ito sa social media. Kaya naman din ito nililinaw na ho nila. At least, 'di ba ho? Dahil sa nag-trending ho ito, malinaw na ho ito. This week ay inulit para bigyan po ng diin ang bilin na ito. At yung iba ho namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo dun sa... yun na po, narinig na po ninyo sa amin. Huwag na kayo makipagtalo. Yung mga ano dyan, yung mga hindi ho na-attend ng sambahan, huwag na ho kayo makipagtalo. Maganda ho, ayan po, narinig niya na mismo sa inyong channel na Net25. Ang stand ng Iglesia ni Cristo. At sana po naman doon sa mga vlogger, yaman din lamang nanonood at nakikinig po kayo ngayon, yun po ang stand ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang bilin na tinanggap namin hanggang sa ibaba na son. Kasi meron tayong messaging na hindi na gaya ng iba. Sa iba't ibang kaparaanan kasi, tumatanggap tayo ng mga tagubili. Yes, may mga pagkakataon sa pagtitipon at merong pagkakataon sa mismong mga pagpupulong sa mga sambahayan. Hindi ba? Maaring yung ibang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin. Kaya baka sila malito. Ito ho ay binabanggit na ho namin para maging malinaw at lalong-lalo na doon sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan po. So yun po ha, inuulit ko po. Ano po ba ang stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At sa bilin na tinanggap namin ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Okay na po. Yeah, sana ay malinaw yan sa lahat ng ating mga kababayan. No? So ayan po ang tagubilin ha. Malinaw na po. So paano po yan? Yung mga nagsasabing hindi totoo yung sinabi ko, mag-impake na ho kayo. Sara nyo na yung channel nyo. Puro kayo fake news. Oh, di ba? Yun ang totoo eh. Sabi ko naman ho sa inyo eh. Dito ho sa Banat by Channel,
kasama ko si Coach Olit, si Boss Dada, hindi ho kami nagdadala ho dito ng fake news. Kahit ho ito ay makakatulong sa aming pinaglalaban, basta fake news, fake news. Doon tayo. Pag totoo, totoo. Ito ho, matagal na ho sinasabi ng iglesia ho ito sa mga membro nila, eh meron pang mga ilang troll dyan na sasabihin, hindi totoo yan, hindi totoo, kaanim kami. Pero kasi ibang mga dyan, mga troll na lang eh. Mga fake account eh. Pero yung talagang aktibo sa INC, eh alam mo nila yan. Oh, kaya nga nililinaw na ho nila, oh, ito na ho ah, yan ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. At kayo namang ho mga tagapakinig, sana ho maging aral na ho sa atin ito. Maging aral na ho sa atin na wag ho tayong maniniwala doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Doon lang ho tayo sa mga vlogger na alam nating hindi ho nagpapakalat ng fake news. Doon ho tayo sa mga vlogger na talagang ang kanilang source, eh walang iba ko hindi ho yung mismong talagang source na credible. Hindi ho yung kusino-sino, kusaan sa ang galing na animal dyan, tapos eh bigla na lang sasabihin, eto yung narinig nila. Huwag na tao tayo doon. Baguhin na ho natin ang takbuhin ng vlogging. Doon na lang ho tayo magbigay ng opinion doon sa mga lehitimong facts, lehitimong balita. Kasi ang problema, minsan react tayo ng react sa mga bulong-bulungan lang, sa chismis lang, ika nga. Para tuloy nagiging, sabi nga nila, sarswela na ho ang social media. Kung sino nalang mabigyan dyan ng mikropono, kaya makakuha ng cellphone, o magsasalita na, magbablog na, magbibigay na ng opinion. Ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nakatulad ng mga vlogger. Hindi, mga totoo lang ha. Yung mga vlogger na yung mga bulaang propeta yan. Basta-basta nagsasalita out of nowhere, bigla na lang may sasabihin na kung ano-ano, galing sa ganitong demonyo, ganitong ahas, ganitong ano, kung saan-saan galing. Doon lamang po tayo sa merong source na legitimate. Huwag sa chismis. Dahil po, tayo, si Banat Bay, galit na galit sa chismis at fake news. At ang mga banateros, oh, ayan, oh, banateros, oh, 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 ayan, oh, banateros. Eh, hindi ho yan na mga matatalino po yan at nagsusuri talaga kung ang sinasabi ng isang vlogger ay totoo o hindi. Diba? Kaya maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.